So guys, Pastor Anthony Pulitzer, in this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach, and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to Godspeed. Hello, magandang gabi mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay magsama-sama upang manalangin sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung meron kayong mga Bible, makibukas kayo sa John 10 verse 16. Sabi dito, I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also and they will hear my voice and they will become one flock with one shepherd. So again, ito yung sinasabi natin, patuloy natin binibigyan diin na may mga tao ngayon na kung saan hindi natin kasama sa ating fellowship, pero sila ay tinatawag din ng Panginoon. Kaya nga sabi natin, kahit sino pwedeng maborn again regardless of their culture, nationality, and religious affiliation. Kaya nga in-encourage din tayo ng Diyos na tayo ay humayo, magpahayag ng mabuting balita. Nang sa gayon, yung mga taong makakapakinig na hinugna at nakita ang kanilang mga sarili na sila ay makasalanan or tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos, ay sila ang magsusuko ng kanilang buhay sa Diyos. At ito nga yung mga tupang sinasabi ng Panginoon na wala pa sa kanyang kawan right now. Tayo na nakilala na, nakakilala na, ay nasa kawan na ng Panginoon. At again, hindi ito patungkol sa reliyon, kundi patungkol ito sa relasyon. Kaya salamat sa Diyos dahil tayo ay gagamitin niya upang humayo at ipahayag ang mabuting balita. Nang sa gayon, yung mga tupa na wala pa sa piling ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, ay maisama. So yan po yung ating ipagpasalamat sa Panginoon at ipanalangin. Lord, salamat pong muli sa pagkakataon na ibigay mo sa amin na makasama sa pamilya at kawan mo, Lord God. At dalangin din namin, Panginoon, na kami mismo magamit mo, Lord, para tawagin ang mga tao na wala pa sa kawang ito at sa pamilyang ito, Lord God. Lord, patuloy mo kaming gabayan, ilid kung saan kami dapat mag-share ng gospel at kanino namin to dapat i-share, Lord God. Salamat po sa pagkakataon na patuloy niyo rin kaming ginagamit upang magamit mo sa iyong kaluwalhatian at kaharian. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So muli mga kapatid, maraming tupa na kung saan wala pa sa pamilya ng Diyos at pwede tayong gamitin ng Diyos, at mas maganda kung magpapagamit tayo sa Diyos upang ang mga tupang ito ay makakilala at makapakinig ng salita ng Diyos. Salamat. Godspeed. Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Tsak, matutuwa kayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to. Wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo! ₱500 Elite Club members. Only a few who dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together, we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference. Hello guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung pure use sa Bible. So yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwira ng iba, gusto, di ko pwede ng
tatlong beses sa isang linggo pumasok. Hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw. Ang available ko lang is dalawang araw. Kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-i-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano pang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, pag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!